Kumusta mga ka-ideas? Nagbabalik po tayo para magbahagi ng mas marami pang ideas para sa inyo tungkol naman ito sa interior finishing. Kaya samahan nyo kami dito sa video ito na isa-isahin ang mga ideya kung paano mag-interior finishing at ano ang pinakadapat tandaan bago gumawa. At huwag na nating patagalin pa, simulan kaagad natin. So mga ka-ideas, nandito tayo ngayon sa isang project kung saan tayo ay magkikisam at magpipintura. Maglalagay din tayo ng railings dito. Ipapakita ko sa inyo mga ka-ideas yung buong detalye nito. So ito ngayon, kasalukuyang ginagawa. Dito sa bubungad sa inyo sa harapan mga ka-ideas yung terrace, nalalagyan natin ng railings. Ayan, dito yung railings natin. Ang gagamitin natin dito mga tubular. So meron tayong 2x3, 2x2, and 1x2 na 1.5 yung kapal na mga tubular. At yun ang bubuoy natin. Ang sukat ng mga railings natin dito sa unahan mga ka-ideas ay 120 cm. Ayan. Then yung design nito, makikita nyo dyan sa screen ngayon. Ayan, ganyan po ang design natin. Simple lang, pero maganda siyang tignan. Lalo na kapag nakapagpapintura na rin tayo. At dito naman, nasa mga 150 cm yung laki niya. At doon sa gilid, 180 cm. Katabi ng glass block dito. So habang binubo nila ito, pasok muna tayo sa loob. At dito naman sa loob mga ka-ideas, medyo maingay lang pero ganyan talaga sa construction. Papakita ko naman sa inyo yung ini-skim coatan natin gamit yung Davis Mundo skim coat. Finish naman ng bahay na to, brush finish. Ayan, napuruhan ito, pinakinis, pero aalisin natin yung mga line ng mga brush na tulad nito. Ayan. So gagamit tayo ng skim coat para mapakinis. Ayan. Pero bago natin inilagay ito, nag-primer muna tayo. Davis primer din. Pagkatapos ng primer na Davis, pinatungan natin ang skim coat. 1 to 2 pahid lang, 1 to 2 layer ng pagpapahid. Lalabas na, magiging makinis na yan. Munting kaalaman tungkol sa kisame at kasaysayan nito. Ang kisame ay ginagamit na simula pa noong unang panahon sa Egypt, Mesopotamia, Greece at Rome. Ang ginagamit nila, kahoy at balat ng hayop. At bilang pagunlad ng teknolohiya, nagbago na ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga kisame. Ngayon, sa modernong panahon, marami sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay ay may siling naggawa sa fiber cement board, gypsum board, kahoy, o metal furring. Ang mga ito ay maaaring lagyan din ng mga insulation, ventilation, o kaya naman soundproof na solusyon para sa mas mahusay na kaginhawaan, mas komportable. Kaya mga ka-ideas, tandaan na ang siling o kisame ay hindi lang nagpapaganda ng ating tahanan. Ito ay nagsisilbi ring proteksyon mula sa mga elemento tulad ng pagkontrol ng temperatura, kung plano mong maglagay ng aircon, kung gusto mong mabawasan ng init sa iyong bahay, or kung gusto mong painitin yung loob ng iyong bahay, magagawa mo iyon sa pamamagitan ng kisame. Balik tayo sa video mga ka-ideas. Gamit pala natin dito mga ka-ideas, 30x60 na tiles. At ito po ay kailangan ibabad sa tubig bago po ninyo lagyan ng ganitong adhesive at ikabit. Ito po ay naibabad na. Ayan, kung makikita nyo yung timba dyan, binababad po natin yan bago natin gamitin. Yan, level bar. Pwede no, parang naman yung ginawa nating diskarte sa pag-layout naman nito sa CR. Tapos ano, nilevel ko doon, tapos doon sa sulok, bawat suyog, may level yan. Para sikulado sa taas mamaya. Itong hindi mo nilevelin, wala. Basta mawala ka ng sikwala. Sana, sisira ka na lang diskarte kapag gano'n. Tapos pala doon lahat. Oo. Tapos naglagay tayo ng tanks eh. Ito, guide lang to. Guide. Guide lang para makita mo yung kapal at saka yung hangganan ng tiles. Oo, dapat malaking makuha natin yung tamang skwala dito. Kasi mapapansin na hindi skwalado yun pag nagkamali kayo dito, pag nag-tiles na kayo sa baba.
makapansin ninyo, hindi nakasakto yung tiles sa bawat gilid. Oo. Kaya naman, dito magkikisamis tayo dito mga kaibigas ng flat na ceiling. Mapapansin din sa taas na hindi squalado yun. Kasi mayroong part doon na nabawasan o umangat sa parting tiles. Kaya nakapansin po yun. Ito na po yung finish ng ating paglalagay ng tiles na 30 by 60 dito sa CR. At kung mapapansin niyo dito, naglagay tayo ng espasyo para naman sa paglalagay ng mga gamit nila tulad ng sabon, shampoo. Ayan. Ito, itatiles na lang natin yan. Yan, tsaka sa ilalim. O, diba? Dagdag pang forma na rin yan sa CR. Tsaka useful din no, sa mga ilalagay ninyo. Sinusukat natin itong mga ideas, actual. Ayan, itututok nyo lang yan. Kakat natin yan gamit yung grinder. Samantala, habang ginagawa yan, check naman natin dito dahil nasimulan na natin yung pagka-tiles. Okay. So by 60, ito yung tiles na gusto ko ipakita sa inyo. Light gray na merong pattern. Ayan, yung spacing natin na ginagamit dito, spacer, ito. Yung magiging spacing natin, ganito kakanipis. Ito naman sa labas mga ideas, pakita ko naman yung ginagawa nating tubular railings. Ayan, na-sample na natin ikabit dito. At ito yung magiging itsura niya pag na-finish na natin. So ito, epoxy primer pa rin ginamit natin dito. Pero ito po ay ating lalagyan pa ng last coating na pintura na babagi naman para dito sa kanilang terrace. Ayan, more on gray. Halos gray ang tema ng bahay na to. Meron tayong dark gray, light gray, mga touch of gray, tapos may konting white. Ayan. Kaya makikita nyo dito na more on gray ang bahay na to. Sumasabay sa uso dahil yan ang uso ngayon eh, yung gray. At ito naman, yan yung design ng ating railings tubular. Simple lang siya, pero magandang tignan. Simple pero hindi nakakasawang tignan yung design. Ayan o. Yung sa taas, 2x3. Ayan. Tapos yung ginamit natin dito sa gitna na framing nito ay 2x2, tapos 1x2 naman na yung mga design niya. At dito rin sa gilid, ganoon din po yung ginawa natin. Dito naman may ilalagay tayong tiles mga ka-ideas, mula dito hanggang sa taas. Tiles po yan. Tsaka itong espasyo na to, may nakakita kayong abang ng bakal. Ang plano talaga dito sana buhos. Ayan, may mga butas dyan. Buhos sana yan, pero dahil nabago yung plano, ito po ay tubular na lang. Ayan. Tubular ang ilalagay natin dito. Nakatapat dun sa mga butas na yun. 5 piraso. At dito yung mga gwapong trabador. Ayan o. So pagka-test naman, gamit natin S1. Ayan. S1. Yung S1 mga ideas, crush sand po yan. Maganda to sa mga nagka-tiles. Lalo na sa mga dry pack. Di ba? Hindi na kailangan mag-bistay. Ito yung ordinary. Ayan. Maraming bato. Hindi pwede yan. Tara, sama natin sila na binubuhat yung mga anak natin. Timba-timba tayo dito mga ideas, hindi natin kasi may papasok yung ating akaramatilya. So yan, timba-timba. Direct na yung pagdating pagtitimpla. Yan o, tutok na tutok. Sabay-sabay po yung pagtatrabaho dito kasi mayroong deadline ito. Yan, kaya sabay-sabay ang pagtitintura, sabay-sabay ang nagkikisami kanina, sabay-sabay ang pagtatiles. Kung makikita ninyo, 2 to 3 weeks po yung deadline natin. Kaya mas maganda kung 2 weeks tapos na natin ito. Dahil lilipatan po ito ng may-ari. Marami pang mga kailangan gawin. Pero importante, yung loob, masi-finish na siya. Totally finished. Lilipat sila. So, habang ginagawa ito, dito naman yung ating design dito sa dining area. Yung nakikita nyo na yan,
naglagay tayo ng gasa or mesh tape. Lahat ng dugtungan, lahat ng mga naka-open na yan, nilalagay natin yan. Tapos yung parang semento, kulay ng semento na nakikita ninyo, na pinantakip natin sa mga blind rivets at sa dugtungan ng mga hardiflex. Yan po ay gawa sa stickwell. Tapos nahaluan natin ng konting semento, yun ngayon yung ilalagay natin doon. Anong purpose niyan? Para hindi po yan magkaroon ng crack. Ayan ang iniiwasan natin dahil kahit anong ganda ng ating kisang hindi maganda kapag nito ay nagkaroon ng cracks. Pagkatapos, papatungan na natin ngayon ng Davis na Mundo Skin Coat. Oo mga kaidiyas, pwede po iyan sa kisame. Pwede rin pong gamitin iyan sa mga wall. Dito, ginamit din natin yan sa wall. Pwede rin dito sa kisame. Dahil yung ating hardiflex ay mix ng semento yan. So pwede ninyong gamitin iyan dito. Yung skin coat naman ay nagpapantay at nagpapaganda. Dito naman, makikita nyo dyan yung ating paglalagyan ng mga pin light natin. Maraming pin light. Pin light doon, dito, tatlo, isa. At sa bawat kwarto, may taga-apat. May cove light po lahat yan. Dito naman sa kwarto na to, nagpa-primer na tayo. Nalihan na rin kasi nakapaglihan na dito si Kuya GR. Kaya makikita nyo yung kisame natin. Wala na yung mga sumosobra. Makinis na siya, maganda na. Bali, primer. Pa-primer natin yan. Hanggang sa pinakailalim ng ating cove light. Pinadaanan natin yan. Primer muna. Bali, pag natapos na kasi yung pagka-tiles natin sa lahat-lahat, tsaka tayo maglalagay ng finishing pintura. Ayun. Dito ay off-white. Off-white gagamitin natin para hindi masyadong nakasilaw. Hindi po glossy yun. Off-white. Dito naman, touch of gray yung ating wall. Lahat po ito hanggang sa salas, dining area, touch of gray po. Dito naman, tema nito, gray. Then maglalagay rin tayo ng baseboard dito na dark gray. Ayan, na-imagine nyo na ba kung gano'ng kaganda yun pag natapos? Sure yun, maganda. Alright, next up. Lipat naman tayo. Dito naman mga kaidiyas, sa room 3, kasalukuyan na nililiha yung pader at ang ating mga kisame. Pare-parehas lang yung design ng tatlong kwarto na to. Mula doon sa ating master bedroom at hanggang dito sa room 1 at room 2. Itong room 3, pare-parehas lang yan. Ang gamit naman natin dito, kapag magliliha kayo dito sa ceiling, gamit kayo ng mas pino, yung 180. Dito naman sa wall, pwede kang gumamit dito ng 150. Ayan, na grid. Yung rough niya, 150. Ayan. Dito naman sa pagta-tiles, parang buhos po yung ginagawa natin, no? Buhos yata, ang dami. Nag-iisa na sila. At ito yung dry pack na ginagamit ni Boy Balong. Dito ginagawa ni Boy Balong yung kanyang pagta-dry pack. So, yung ating kapal ay nasa mga 3 inches. So, makapal. Kapag ganito mga ideas na makapal ang mga pagta-tiles, ang pinaka the best na gamitin po ninyong technique sa pagta-tiles is yung dry pack. Magaganda ang pamahigyas sa paggamit ng dry pack, madali po ninyong may adjust sa kapal. Madaling bumaba. Pero kailangan nasa tama yung pagtitimpla para naman maiwasan yung pagkakapak. Dahil kapag masyadong tuyo, hindi po masyadong titigas yun. Magiging babalik po yun sa pagiging powder niya. Kaya kailangan hindi siya tuyong-tuyo yung dry pack natin. Yung timpla na yon is parang naggagawa kayo ng hollow blocks. Ayan. At ang maganda pa, malinis. Ayan. Hindi po marumi. Kasi kapag basa, napakarumi po yon. Mahirap din mag-tiles kapag ganun po. At practical din siya na gamitin, lalo na kapag masyadong makakapal kasi, mabilisan po nating maabot yung level ng kapal. Diba? Ayos yan. So, pwede po ninyong gamitin yung iba't ibang klase ng mga technique sa construction. Depende sa sitwasyon na yun. So, pag ganito yung sitwasyon ninyo, dry pack po yung naka the best. Pero kung maninipis, huwag po kayong magda-dry pack. Dapat po, original mix po yung inyong gagawin. Ayan, medyo basa po iyon, pero mas magandang gamitin yon sa mga maninipis na mga pahid. Ayan, yung mga nasa mga 1 inches, ayan, pwede po ninyong gamitin yun. Pero kung mas manipis pa doon, pwede na siguro yung purong adhesive yung gamitin ninyo. Sarap mo?
Hawakan nyo na lang yan hanggang matuyo. Tama ba ko? Hello. Hindi pa rin. Alam niyo ba mga ideas ang pinaka sikreto para hindi absent yung mga workers ninyo? Ganito, dapat ang merenda ganito. Kapag ganito, wala nang absent kahit masakit ang katawan, tatrabaho pa din. Kain po tayo. Mga ideas, tapos na natin na tiles pati yung flooring. Ayan o, kunting linis na lang po. At ito, yung nakaabang na yan is para naman sa ating bowl. At yung mga fittings naman natin, ikakabit natin yan para makompleto na natin. At dito naman po yung shower. Samantala, dito naman mga kaibigas, ito po ay primer. Yan, kasi nalingha na natin ito. Pero dahil para makita natin yung mga kailangan pang tapalan na malalalim na mga parte, nilagyan natin ng kulay. Ginawa natin light gray. Yung primer natin, kunting-kunti lang yon para mas madaling makita yung mga kailangan pang dagdagan ng skin coach. Kasi kung puti, mahirap hanapin. Pero pag ganito, madaling hanapin. Ito po ay primer, may papatong pa tayo, touch of gray. Yan po ang gagamitin natin na pintura, gloss. Sisimulan na rin natin mga ka-ideas yung pagbuo dito ng kisame dito sa terrace nila. Dito naman, ito po ay slab, pero maglalagay tayo ng metal flooring para makubaran yung buhos. Kasi hindi maitatago yung mga linya ng pin lights at saka yung LED dito sa gitna kapag ginamit natin tong kanyang kisame. So magiging mas maganda to kasi meron tayong design dito. Bali, wala ditong cove light, puro tambol lahat ito. Mula sa gilid, 30 cm. At dito naman sa gitna, nasa mga 50 cm, mas malapad. Susunod na video, pag-uusapan natin kung paano ang magiging itsura nito pagkatapos tong interior finishing sa project na ito. Ang lahat ng pinag-usapan natin dito at kung paano namin to ini-apply, tamang pagpili ng kulay, design at mga tip at tricks. Dapat ninyo abangan sa final part ng video na ito. Like and subscribe mga ideas, huwag kalilimutan. Malaking bagay po sa amin ang simpleng pagpindot ng like button dyan sa baba at pag-comment po ninyo tungkol sa ating pinag-usapan.